Ang Marilao River, parte ng Marilao Meycauayon Obando River System o EMORS. May haba itong 52 kilometers na bumabaybay sa mga bayan ng Marilao, Meycauayon, Obando at lungsod ng Valenzuela. Dumaraan din sa bayan ng Santa Maria, San Jose del Monte at bahagi ng North Caloocan ng EMORS. Nagmumula ang tubig sa ilog sa kabundukan ng Rizal. Ang lagusan naman ng EMORS sa dulo, Manila Bay na. 2007 na mapabilang ang EMORS, partikular ang Marilao at Meycauayon River sa 30 dirtiest places sa mundo base sa New York-based environment watchdog na Blacksmith Institute. Mula noon, sumailalim na sa paglilinis at rehabilitasyon ng ilog. Nagsagawa po ng mga paglilinis at pagdedredge po ng mga ng kailugan diyan sa Marilao, Meycauayon, Obando. Kasama po yung tatlong LGU, yung Marilao, Meycauayon, Obando. Ang naturang ilog, mataas ang level ng heavy metals na sanhi upang maging polluted at toxic ang tubig dito. Mataas po ang level ng tinatawag nating mercury, yung pong lead, ay ito po ay talagang malaki po ang epekto nito. Hindi lamang po sa mga aquatic resources, but siyempre po sa tao o po nakakalason. Maaaring mag-cause po ito ng cancer sa katawan ng isang o sa organ ng isang tao. Isa sa mga malaking dahilan daw ng pagdumi ng ilog, ang mga pabrika at mga dumi galing sa mga bahay na nakatira malapit sa ilog. Kailangan nating gawin ay, kung posible, i-atras lahat ng industry malayo doon sa ilog. Kung hindi naman posible na physically i-move natin ang industry, kailangan lang gumamit tayo ng totoong ini-implement na mga wastewater treatment facilities. O kahit yung simpleng Pozo Negro lamang at doon mapupunta lahat ng wastewater natin instead na dinidiskarga sa ilog. Noong 2019, may 15 pabrika na pasara na raw dahil sa hindi maayos sa pag-discharge ng tubig sa ilog. Ngayon nga, itinuturing ng biologically dead ang ilog na ito. Pag sinabi po kasi nating biologically dead, so sinasabi nating patay na river, ibig sabihin wala nang nabubuhay na anumang organismo na nandoon or mga aquatic resources, yung mga kagaya ng mga isda. Pero sa mahigit na isang dekada mula nang simula ng rehabilitasyon ng EMORS, kasama na ang paghuhukay o dredging sa ilog. Maitim at may mga basura pa rin makikita sa ilog. Ang challenges po dito is yung behavior ng mga tao. Paano po natin mapapasunod doon sa lalo na po sa hindi pagtatapon ng basura doon sa kailugan. Pero yung tungkol sa dredging po talaga po naman linis ng ano po. May mga cleanup drive naman daw na isinasagawa ang lokal na pamahalaan sa bawat barangay, lalo na sa mga malalapit sa ilog. Tayo mga tao ang unang nakikinabang sa mga likas na yaman ng ating kapaligiran. Pero kabalintunaan na tayo rin ang unang sumisira sa mga yamang ito. Kaya ngayon, umaasa na lang tayo na sana'y hindi pa huli ang lahat para maibalik ang dating ganda ng paligid, gaya na lamang ng mga ilog na ito. Hindi na sana aabot pa sa pagsisisi kung umpisa pa lang naging responsabling mamamayan na tayo at naging malinis sa paligid. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Bam Alegre, kasama sa iisang brigada.